sa totoo. Mga kapatid, kayo pa rin po'y nakatutok sa kauna-unang radio drama program dito po sa Radyo 5. Ito po ang programang Sana Lord. Mga kapatid, Lord De Vera po ang inyong lingkod. Ito na, bago po tayo nag-break kanina, naabutan po natin na sabi ni OJ, ito talagang masinsinang usapan ng mag-asawa. Sabi ni OJ, wala akong babae. Kahit tinatago-tago ko yung cellphone ko mula sa'yo, wala akong chikas. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Pero nagpatuloy pa rin ang pagiging irresponsable nitong si OJ at si Emeline ang kadalasang naiiwanang umaako ng mga responsibilidad. Nung una, kinakaya-kaya niya lang sa ngalan ng pag-ibig. Pero lahat ng martir ay may punto, may hangganan lamang ang kanilang pagtitiis. Parang bulkan yan. Puputok din yan. Opo. Mm-hmm. Dumating ang punto na nagsasawa na siya sa isang buhay na puno na lang ng problema at sama ng loob. Ang tanong, si Emeline din ba ay makikitalpak? Sasama patuloy pa rin sasama ng lalaking walang pakialam sa kanilang relasyon. Tuloy na po natin ang kwento natin na pinamagatang Kahit na Magtiis. Nandito na yung Bombay para maningin. Emeline! 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 Ang aga mo naman yata ngayon. Nandito ako para maningin lang utang mo sa akin. Pasensya ka na, Bombay, ah. Pero wala pa akong may pambabayad sa'yo. Gipit din kasi ako ngayon. Eh, kailan ka makakabayad sa akin? Baka sa susunod na linggo pa. Naku, kapag next week pa, lalaki ulit ang interest niyan. At saka, ilang beses na kitang binigyan ng palugit. Magbayad ka na ngayon. Eh, anong magagawa ako kung wala akong pera? Kailangan ko din kasi ng pera, Emeline. Basta magbayad ka na sa akin ngayon. Pasensya ka na, Gino, pero kailangan ko kasi ng tulong mo. Baka naman pwedeng umutang sa'yo kahit 3,000 lang. Naku, Emeline. Pasensya ka na, ha? Gipit din ako ngayon, eh. May binabayadan din kasi akong utang ngayon sa online lending apps. Kakabayad ko lang nga kanina. Ganun ba? Kung meron lang sana akong pera, pauutangin kita. Kaso walang-wala ako ngayon, eh. Teka, magkano ba lahat ng utang niyo ni OJ? 62,000 pesos. Ang bigat sa bulsa. Teka, ano ba yung online lending apps na yan at baka dyan ako makautang? Ako, huwag mo nang tangkaing umutang sa online lending apps na yan. Lalo ka lang mababaon sa utang. Napakalaki ng interest nila. Pero kasi wala akong ibang choice. Ang dami nang naniningil sa amin. Kailangan makabayad na ako sa kanila kasi kung hindi, sa barangay na daw kami magkikita. Oh, sige. Bahala ka kung gusto mong umutang sa online lending apps. Pero binabalaan na kita, ha? Mas lalaki ang problema mo. Katulad ng nangyari sa akin ngayon. Ako, baon na baon ako sa utang dahil sa mga yan. Paano ka makakabayad ngayon kay Bombay? Ito po, uutang po muna ako sa online lending app. Bali, ang bala kong utangin ay 5,500. Yung 3,000 kay Bombay, tapos yung 2,500 idadagdag ko sa panggastos natin. Eh magkano naman ang interest niyan? Teka, titignan ko po. Magfi-fill up lang po ako ng
personal information. Ito. Ay, teka. Eh, bakit ganito? Oh, bakit, Emily? Kapag umutang ako ng 5-5, kakaltasan na nila agad. Ang matatanggap ko na lang ay 3,500 pesos. Ha? Ang laki naman yata ng kaltas. Ito yung listahan nila ng mga ikakaltas sa utang ko. Interest, 55 pesos. Account management fee, 369 pesos. Platform service fee, 542 pesos. Risk fee, ganun din, 542 pesos. Tapos yung huli, credit fee, 692 pesos. Ay, naku, grabe naman. Ang dami naman nilang kaltas. Ay, pero no choice po ako, ma. Kesa naman sa wala akong ibayad kay Bombay ngayon, baka ipabarangay na ako nun. Eh, kailan mo ba mababayaran yan? Sabi dito, ang loan term niya is 85 days. Ay, hindi. Kailangan kong bayaran ng utang sa loob ng 7 araw. Ano? Isang linggo lang? Grabe naman to. Ang sabi 85 days, pero 7 days lang pala kailangan ko ng bayaran ng utang. Ano, Emeline? Ay nako, itutuloy mo pa ba yan? Emeline! Emeline, ano ba? Sobra na yan, ha? Makakabayad ka ba sa akin ngayon? Huwag mo naman akong paghintayin. Ay, wala na akong choice, ma, kundi mag-proceed dito sa online lending app. Total, 5 minutes lang naman, marireceive ko na yung pera. Ay, oh, sige, anak. Patulan mo na nga yung offer sa'yo ng online lending app na yan para makabayad ka na ng utang mo sa 5-6. Nakakainis. Malas talaga. O bakit mainit ang ulo mo? Eh, kasing naipon kong panalo sa sabong. Ininvest ko sa fighting cock racing. Ayun, natalo. Ang laki ng nalugi sa akin. May naipon ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh, hindi ko nasabi sa'yo kasi matagal ko ng plano yung mag-invest sa cock fighting investment. Hindi mo sinabi sa akin. Ayan, tuloy ang nangyari. Teka, magkano ba yung nawala sa'yo? Mahigit kalahating milyon eh. Ano? Nakaipon ka ng kalahating milyon? Samantalang hinayaan mo akong mahirapan sa pagdidilihensya ng pera. Nabaon ako sa utang sa 5-6 at sa online lending. Tapos ikaw, may tinatago ka palang pera. Anong klase kang asawa, ha? Tama na, Emeline. Ano magalit sa akin? Sumusobra ka na kasi, OJ! Hindi ko na gusto yung pambabaliwala mo sa akin! Asawa mo ko pero pinagtataguan mo ko! Ngayon, anong gagawin natin? Kinukulit na ako ng mga inuutangan ko sa 5-6 at sa online lending. Kaso wala akong may pambayad sa kanila. Hiyang-hiya na ako, OJ! Samantalang ikaw, pasabong-sabong lang! Diyos ko! Ngayon ko lang na-realize na nagsisisi ako na ikaw ang napangasawa ko! Huwag ka namang ganyan sa akin! Abusado ka, OJ! Pagod na ako! Pagod na ako sa kawalan mo ng diskarte sa buhay! Pagod na ako sa buhay natin! Ayoko na! Wala kang maisagot sa akin, ha? Eh, ano bang gusto mong marinig sa akin? Ayoko na, OJ! Ayoko na sa'yo! Emeline! Bumalik ka dito! Emeline! Si Emeline po, mga kapatid, ay binobosesa ni Kim Christiane Pomeda. At ito namang si OJ ay si Ellery Martin. Palakpakan po natin sila. Pero di pa po tapos ang programa natin. Di gaya ni Emeline na ayaw na, ako gusto ko pa kasi hindi pa tapos ang ating kwento. Sa palagay po ninyo, eh, talaga bang ito na yung final na pagkakataon na susuko na talaga itong si Emeline? O bibigyan pa ang asawa niya ng isa pang pagkakataon? Girl, patay tayo dyan. Si Emeline ba ay sasama sa ibang lalaki?
Sasama ba siya sa kanyang pinsan na si, sa pinsan ni OJ na si Gino? O, mas malala, sasama ba siya doon sa Bombay? Sorry, politically incorrect yun. Sa script yun na nakasulat, sorry. Sasama ba siya doon sa Sikh ng Indian National na nagpapahiram ng pera? Dito tayo sa